Okay. God stay po, everyone. Meron po akong kasama ngayon ang aking original at special na anak. Okay po, sa araw po na to, talaga hong ang kalaban ay gumagawa ng kung ano-ano. Eh, may nawala po sa isang ni-record namin. Kaya, God's grace, nawa po makarating po yung mensahe ni God sa inyo ngayon, araw na to. So, ang message po natin for today is, ang title niya is Your Attitude About You. Sino ka? Ikaw, sino ka anak? Angelo daw siya. Okay. So, ang message po natin, ang pinaka-verse po natin ay nandito sa Psalm 139:9-10. Oh, sabi niya, suppose I had wings like the dawning day and flew across the ocean. Even then, your powerful arm would guide me and protect me. Nung nabasa ko po to, kasi mahilig po ako mag-imagine ngayon, na-imagine ko na, oo nga, pinipray ko kay Lord pagka namatay ako, pag namatay ako, nandun ako sa heaven, kahit hindi ako, Lord, nakapunta sa iba't ibang bansa, pinipray ko, Lord, dyan, lilipad ako ha, samahan mo ako. At sa pagsama niya sa atin, sabi niya nga, kahit nasan, pinapakita lang po na si God ay powerful, i-guide niya tayo at ipoprotect niya tayo. Sabi po dito ni Sir Max Locado, to accept God's grace is to accept God's offer to be adopted into His family. Parang sinabi niya lang po, kung gusto mo yung grace ko, ibinibigay ko na nga sa iyo. Sino po ba yung God's grace atin? It is Jesus Christ. Believing and knowing, accepting, receiving, and obeying na yung ways ni Jesus and believing na siya ang Son of God and that He is the only way, our Savior. Di po ba? Natakal na po ni Ma'am Des sa atin yung identity natin. Pero sinabi rin po dito ni Sir Max Locado, sabi niya, it's not your possession. Mayaman ka ba? Wala kang pera? May bahay ka ba? Umulit lang yung bahay mo? Hindi daw yun. It's not your talent. O yun ba yung identity mo? Magaling ka kumanta? E kung pangit ka kumanta, wala na? Hindi po ganun. Kahit po tattoos daw or kudos or accomplishment. Kaya nga, pagka nagpatato ang isang tao, sinajudge natin ko, ay, yan eh, ano, siguro mga naging adik-adik yan o gangster. Pero hindi po yun ang identity natin. Hindi ka magaling, wala kang achieve pa sa buhay na kakabiliban ng tao sa'yo. Kung may tattoo ka man at tatak na yun ng mundo na hindi maganda, pero hindi ko po sinasabi na magpatato ka, ha? Lalo na po na alam na natin na our body is the temple of the Holy Spirit. May iba po kasi hindi na nila maaalis yon, yung tato kung nagkamali na sila noon. Pero po yun po, sa mata ni God, when you accept God's offer, when you go back to the Father, when you believe in Jesus Christ, na-erase po yan sa spiritual realm, yung tattoo. Diba? At tinatatuan tayo na sa heart na si Jesus na ang Lord and Savior natin. Naniniwala ka ba doon, Angelo? Oo. Kaya po, ang ganda nung pinagsinabi din dito. At sinabi niya po, nagkamali ka ba ng mga choice sa buhay? But when you go back to Jesus, when you accept Jesus as your Lord, you are God's child. You are adopted. Sabi ko nga po nung nabasa ko to eh, yung mga promise ng God's grace sa atin na magiging free tayo dahil yung kasalanan natin, acceptance natin. Okay lang yun, anak, dito naman tayo sa prayer. Acceptance ni God sa atin na kahit nagkasala tayo, pinatawad niya tayo. Tapos, yung promise niya na we are co-heirs of Christ na pagkaano promise, pinag-pray pa tayo ni Lord na, Lord, lahat ng mga tao na naniwala sa mga disciple at sa mga naturuan nila hanggang sa age to come, lahat po sila, pinipray ko na pag dumating po ang time, kasama ko sila dito sa glory. O diba? Ang galing-galing nung grace na binigay sa atin, pipiliin lang po natin. Sabi nga po, we are very much welcome to the forever family.
sabi natin na dito, darating ang time, tatanda ako, sabi ko kay Angelo, at ako ay mauuna sa kanya. Hindi man maging forever dito, pero po sa family ni Lord, may forever family. Siya lang po talaga, si God lang po yung may kingdom na forever, a family that stays forever, hindi po katulad sa mga pangako ng mundo. Kaya po ang sarap-sarap na malaman tong verse na to na nandyan si Lord at gusto niya tayo guide, gusto niya tayong i-protect against sa kahit anong truth na sinasabi ng mundo na hindi naman totoo. Ano pa po, ang nakita ko po dito, sabi pa niya, rather than to conjure up reasons to feel good about yourself, trust God's verdict. Ano po ba yung inaan niya? Eh kung sabi niya kung kayo po ay tinawag ng Panginoon, hindi po you are worth having. Kung ikaw ay minahal ng Panginoon, you are worth loving. Kaya nga po, parati nating tandaan na yung sinulat ko po dito sa baba na God loves us and we are His children. Pus, if God offers you His grace, He does not just invite you. Hindi po yung invitation, sige, eto, punta ka. Kung hindi, okay lang, hindi. Kung pwede, nire-require niya nga po tayo, tanggapin mo na. Tanggapin mo na si Jesus sa buhay mo. Nakakatuwa pong isipin na napakarami pong ginagawa ang Panginoon na paulit-ulit sinasabi niyang mahal niya tayo. Nawa po, tayo po, we will also have the heart na makita yun kung paano niya tayo nakikita. At para po tayo ay bumalik sa Kanya at piliin natin yung grace at tanggapin natin yung regalo na ino-offer niya sa atin. At yan po ay si Jesus Christ. Sabi nga po eh, kung meron man tayong right attitude, is the attitude to see how God sees us. Pero hindi lang po hanggang dun. God longs to see na tayo po, ino-obey din po natin talaga kung ano po yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Angelo, umiti ka naman, ngiti! Okay, so ayan po ang ating message for today. Tandaan po natin kung sino tayo. You are God's child. Nahirapan po siyang magsalita eh. Sige, sabi mo ah. God's child, sabi mo. Ay, talaga pong mahirap. Pero sinasabi niyo po, child. So, yun po. Yun lang po naman ang aking masishare. At thank you po sa lahat. Pasensya na po. Next time uli, sa pagre-record namin, ipag-pray nyo rin po kami na hindi po gumawa ng way ang kalaban para mahinto po itong devotional time natin with Jesus Christ and as a family together. Salamat po. Oh, God's day to all! Ay, teka lang, mag-pray pa po tayo. Pray! Okay, pray na tayo. Lord, ang sarap naman pong isipin na ganun nyo kami kamahal. Ang sarap pong isipin, Panginoon, na gustong-gusto nyo kami makasama kung nasaan ka. Lord, sorry po sa mga times na sinira namin ang sarili namin para lang sa mga bagay na napakababaw na nasira namin pati pangalan ninyo. Sorry rin po, Lord, sa mga times na kahit nararamdaman na namin kayo, hindi po namin kayo pinili. Sorry po, Lord, sa mga times, Lord, na kahit na pinaparamdam nyo na sa amin, matigas pa rin yung puso namin. Lord, today we thank you na pinapaalala nyo sa amin na you are offering your all, Lord God, your everything. At hindi po namin makukuha yun
o hindi po namin hindi po mapapasa amin ang grace niyo kung hindi po namin pipiliin to open the gift, Lord God, that you have given us, to believe in your Son, Jesus Christ, our Savior, who died for all of us, Lord, long before we were born. Father God in heaven, we pray for every hearts, Lord, na lumambot po at talagang magpakumbaba, Panginoon, sa inyo. To accept the things, Lord God, na mga pagkakamali namin. And we are asking for your forgiveness, Lord. Thank you po sa mga oras na to, Lord, dahil naalala namin na ganun kami kaimportante. And we are yours. We are your children. Maraming salamat po, Lord. Good morning po, and thank you po sa lahat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay, God's Day po sa lahat. See you next week. Ayan na.